video ako, hindi siya umuulan ng snow. Ayun o, palayan po yan. Ito, punto. Papunta ako ng ano, titinda ng mga alak. Bibili ako ng alak para sa bar. I-video ko to para makita nyo yung tinitirang ko dito sa bundok. Ayan. Bakit ako sa bundok? Nakakarating dito, tapos taxi, mahal-mahal. Kailangan talaga marunong ka mag-drive at saka may sarili kang sasakyan. Mayroon yung bus station dito. Mas malayo pa yung lalakarin. Ang pag naglakad ka papuntang bus station, 20 minutes. Tapos sasakay ka ng bus, 15 minutes. Mas malayo pa yung lalakarin mo kaysa isasakay mo. Ayan. Pukunti pa nga lang yung snow na to eh. Meron pang 1 month ng pag-uulan ng isda. Pag pupunta ko sa trabaho ko, dito ko dumadaan kasi shortcut lang siya. Pag doon sa kabila, malayo na. Pero pag sobrang snow, kasi bangin nga yung doon na dadaanan ko sa kabila, dito na ako dumadaan. Paggabi, nakakatakot pag masyadong maulan ng snow kasi madulas. Tagal na ako dito, nasanay na ako sa snow at saka sa lamig. 20 dito lang sa lugar na to, 23 years na ako dito. Kaya sanay na ako sa snow at saka sa lamig. Kalahati ng aking buhay dito na sa Japan. Araw-araw ako dumadaan dito kasi araw-araw din ako pumunta sa bar kasi naglilinis ako para pagdating ko sa gabi malinis na yung bar. Minsan kasi may maagang dumadating na customer pagdating mo pa sa bar, kung kailan ka pa maglilinis, tapos dadating yung customer, wala ka ng time maglinis pa.
lasang yung sa may nagtitinda ng alak. Tapos, pupunta sa bar, maglinis. Kalsada, bundok. Kotero ang tawag dito sa Japan eh. Kotero yung daan. Ano ba sa Tagalog yun? Nag-i-snow yung kalsada, naninigas yung yelo. Kaya madulas, lalo na pag sa may tulay. Para talagang yelo talaga yung kalsada. Sa sobrang lamig, nag-tracer yung daan. Bawal talaga to. Kita ang pulis. Mahulo yung mga jolly. Bibili ako ng stick nyo. Hindi ko magalaw. Putulin ko lang to ha. Yung video ko kasi nasa ano na ako, baka may pulis yung mahuli ako. Mamaya ulit.